natin yung mga pots natin. Ha? At habang sinisipag ako, tayo'y magre-repot. Kung napapansin nyo guys na hindi ako masyadong nagva-vlog at matagal bago ako mag-upload, ibig sabihin yan ay nanonood ako ng Korean novela. So sana hindi na ako ma-addict ulit para makapag-vlog ulit ako ng tuloy-tuloy. So ang sala rin ay si Oppa. Good morning guys! At may bisita tayo ulit. Nandito ulit yung bata kagahapon, o si Kuya Jefferson, at meron daw siyang ibibigay sa akin. Ano yan? Ito yung kan. Binibiro ko lang na ihing, ay bentahan niya ako ng mga halaman. Tinataon niya. Ayan guys, o. So ano yan? Ano yung tala mo? Ang aga-aga mo dito. Kagigising ko lang guys, tapos ano. Kanina pa daw siya nandito. Ang aga-aga mo nandito. Ay, 8 o'clock lang dito ka na. Bakit hindi ka nahanap? Hindi ka dyan. Ano? Anong oras na nandito? Tulog pa ako noon. 8:30 siguro. 8. Ano? Flower ng patay. Di ba ganit yung flower ng patay? Pero maganda siya. Oh. Color, ano, purple. Ang color nito? Magenta. Magenta? Magenta talaga. Anong pangalan nito? Ang ganda, parang bulaklak ng kalabasa. Di ba? Ito ganito yung yellow. Tapos ito, may snake plant din siyang. Ay, inaprot mo lang ata ito doon sa gilid-gilid ng kalsada, ha? Sure ka, ha? O, sige, tali natin mamaya. Ganyan nga natin yung, ano, yung kahapon na pat yung pininturahan natin. Yan, tali natin kayo. O, mahulog kayo, ha? Tingnan natin, guys. Ay, nag-set up sila ng tent dito. Tignan nyo. Oh, bakit yan? Nag-set up kayo ng tent nyo dyan. Oh, ito na po. Nag-dry na ba sila? Oy, nag-dry na sila. At pwede ko na silang pagtamnan mamaya. Dapat dinamihan mo itong bulaklak ng patay. Ha, kuya? Magdala ka ulit bukas? Yes. Oh, sige. Kasi marami sa amin. Yung ganito? Oh. Maganda kasi pag tumpok siya, pag ganyan siya, parang ano, parang ang lungkot niya, oh. Diba? Sige, babayaran kita mamaya, ha? Okay. Okay. Itong ganda, oh. Meron ata itong puti din, no? Yes. Puti? Wala. Ay, wala. Ganito talaga siya. Ganito lang. Pero lalaki din yan. Tapos mas maganda yung flower niya pag malaki siya. Ha? Mas maganda yung flower niya pag malaki siya. Ah, talaga. Wala bang malaking ganito na? Wala na, pero maliliit sa amin, pero may flower. Ah, okay. Tapos meron siyang binigay na snake plant. Sige na nga. Kahit marami akong snake plant dyan. Diba? Biyaya. Tutuloy ko mamaya yung vlog ko guys, ha? Kasi, ay, hindi pa ako nakakahilamos nga. Sorry. Pagigising ko lang kasi. Ano na naman, na-addict ako sa Korean novela. Ano ba yan? Sabi ko na nga, pinamis ko sa sarili ko, hindi na ako manonood muna kasi wala na akong vlog. Kaya dapat mag-vlog muna ako, daily vlogs. Init pa. Ngayon. So, see you later. Hello guys. So, ito na nga, katatapos kong maligo at tutuloy na natin yung vlog natin. Na dry na yung ating pininturahan kahapon na potting mix. Ay, na potting mix na pots. Kaya, gagamitin natin ito para pag-repot or maglipat ng mga pots, ay, ng mga halaman natin. Gaya nito, siguro. Ito. Si ating, nandito kasi siya sa DIY lang na pot, kaya ililipat natin siya. And then, ano pa ba? Or ito, pwede, ay, ito pala, oh. Tagal-tagal na nito, nandito pa rin siya, yung may nagbigay sa akin ng Howarthia. So, ito na nga, ngayon ko lang ililipat din. So, ililipat natin doon sa pilipat natin na pininturahan. And then, ano pa ba? Ano pa bang ililipat natin? Napagbigyan natin yung bagets kanina. Ito daw, oh, yung umigay niya na, ano ba to? Hindi ko alam kung ano ito, guys, para ID na lang. Tapos, meron din siyang binigay na snake plant. Ay, try natin ilagay sa pot. Kasi maganda naman yung color niya. Pero mas maganda sana kung yung makapal siya, di ba? Makapal yung kanyang flower para makita yung kanyang talagang beauty. So, hindi tayo dito magre-repot kasi obviously ang masikip lang dito. So, ano ba tayo?
Doon na lang tayo sa labas. Doon na lang tayo magre-repot kasi masyado masikip doon sa may mga halaman. So, ready ko na itong mga kakailanganin ko para dito sa aking Haworthia na ire-repot. So guys, ipapakita ko sa inyo yung pag-upload ko dito sa ating Haworthia. Ang tagal-tagal na nito. Dito. Dry po ang kanyang soil dito. Sorry ha, wala akong working table. Tinatamad akong ilabas yung malaking table doon. So, dito na lang tayo. Okay. So, alisin muna natin yung kanyang soil. Guys, ito lang ha. Kung nakita nyo pong white yung kanyang roots, meaning healthy-healthy po yung inyong Haworthia. So, yung roots niya parang uod, di ba? Kung meron kayong Haworthia dyan, at nakita nyo ganito yung kanyang roots, or first time yung magka-Haworthia, huwag kayong magugulat ha, kung ganito yung kanyang roots katataba, oh. So, white po yung kanyang roots. Okay, so alisin natin ito kasi lilipat natin siya. Actually, pwede ko rin namang hindi naalisin yung kanyang soil, pero gusto ko kasi panibago ulit para mas maraming nutrients ang kanyang ma-absorb ulit. Okay, so dahan-dahan lang sa pag-alis ng soil para hindi po putol-putol yung kanyang roots. And then kung gusto nyo hugasan din, okay lang din. Kung ayaw nyo naman, edi okay lang din po yun. So kayo na po ang bahala. Ako, hindi ko na huhugasan kasi tinatamad akong i-air dry. So dapat i-air dry nyo ito ha guys kung hinugasan nyo. Tapos kung pinutol-putol nyo naman yung kanyang roots, which is huwag nyo pong gagawin na putulin kasi baka magtampo siya. Ako, pag ganitong nag-uproot ako ng Haworthia, hindi ko na pinuputol yung kanyang roots kasi baka magtampo siya eh. So, ganyan na lang siya. Okay. Ayun o. Pinuto natin. Okay, yung sa ibabaw niya, medyo nag-brine na. Ayan, alisin na nga natin. Ayaw kong ihiwalay sa kanilang mother kasi gusto ko yung clumping ba ng mga halaman. Nagagandahan ako pag sila tumpok-tumpok. Para kasing lonely sila pag mag-isa lang nila. Mag-isa lang nila kaya gusto ko yung ganito sila na magkakasama. Guys, kung sakaling man din naputol-putol nyo yung inyong mga yung roots ng inyong Haworthia, i-air dry nyo muna ha. Sa akin kasi careful lang ako para hindi ko maputol-putol yung kanilang roots. Nakikita naman yung kanilang roots dahil mataba sila. Unlike doon sa mga succulents, diba, na ang ninipis lang. So ito, kitang-kita. Tapos white pa yung kanilang roots na very healthy. Pag white ang roots, meaning very healthy ang inyong Haworthia. Okay, so naalis na natin sila. Naalis na natin siya sa kanyang soil. Ang susunod natin gagawin ay ilalagay sa kanyang bagong tirahan na pot. Siyempre, gagawa tayo ng kanyang potting mix. Okay guys, yung mga Haworthia and most of our succulents, ang kailangan talaga nila ay yung mga gritty soil mix. So itong Haworthia, pwede nyong gawan ng DIY soil mix. Pero dapat gritty siya ha, gritty na medium. Bihira po mag-overwater ang inyong mga Haworthia pag gumamit po kayo ng gritty na soil mix. So, minsan, pag meron akong stock dito, ang DIY na gritty soil mix na ginagawa ko ay pumice, buhangin, tapos konting vermicast. Pero wala akong vermicast, kaya ang gagamitin ko ay itong compost ko na Alnos compost, and then humis. So, ang gagamitin natin humis ay mga 60 to 70% na humis. So, mas marami po ang humis na gagamitin natin kasi ayaw nila na nai-stack yung tubig kanila. And then, madali pong malusaw ang mga Haworthia. Hindi po pwedeng matagal sa ulan itong Haworthia. Pero, maganda po yung pandilig ang rain dito sa ating mga Haworthia. Ang aking compost, guys, ay hindi masyadong durog. So, ang gagawin ko ay kuha ko dito sa may pinaka-bottom part kasi doon yung may mga durog na Alnos compost. Dudurugin lang natin ng konti. Kasi may mga nasamang hindi na durog. Gawa na ako ng ingay ng mga bata.
Naririnig niyo ba ako? Ito, nakapagawa na ako ng... Oh, ayan. Ganito dapat ang itsura ng inyong potting mix pan. Ang gagamitin niyo ay pumis at almos lang. So, dapat medyo durug-durug yung almos niyo, ha? Almos compost. Okay. So, ready na para ilagay natin siya sa clay pot nating kinimpurahan. Maganda dito sa clay pot ang mga hawak niya din, guys. Lalo na pag gritty soil mixture ang ginamit yung medium. Hindi ko na aalisin yung kanyang mga babies, so gusto ko ganyan siya na clumping siya. So, ganito dapat ang soil mix niyo. Guys, ito na yung aking Haworthia. Okay, so mas maganda na siya tignan dyan kaysa nandoon siya sa nursery pot. Okay guys, so natapos na natin ilipat sila. Tignan nyo, ang ganda, di ba? So bright shaded area lang sila or filtered sun. Kasi sila pwede doon sa direct sun guys kasi masusunog sila. At huwag nyo po silang didiligan. Pag ganito pong mga common na Haworthia ang aking mga nire-repot, 2 weeks po sila hindi dinidiligan. Pero pag yung mga imported na mga Haworthia, 5 days or 1 week pwede ko na silang diligan. Dinidiligan ko na sila. And gusto nila yung rainwater na pagdilig sa kanila, mahilig sila nun. Pero huwag nyo silang ibabad doon sa rain kasi malulusaw sila. So, kailangan talaga nila ng gritty na potting mix para hindi po magstay yung water doon sa roots na nagpo-cause ng root rot or malulusaw po talaga yung inyong Haworthia na pagkamahal-mahal. And then, iligay nyo rin po sa may anong bang part, well-ventilated na part ng inyong garden or bahay para po sa ganun ay mabilis silang magka-babies. So, itang dami na niyang babies. Limutan ko dito sa Haworthia guys, pwede nyo gamitan ng Cosmocol or Nutricort or pwede namang hindi na. So ngayong maganda yung panahon, hindi ako naglalagay na ng Cosmocol or fertilizer kasi madali silang lumaki ngayong malamig yung panahon. Okay guys, ito na yung aking Bacularis. Ayan. Ganun ba yung kanyang pronunciation? So, iyan. So, pinapingan ko na lang ng tawag dito, pumice. Pinapingan na lang natin dito para hindi siya mainggit. Ito na guys, yung dalawa. And then, bigyan natin yung bagets kanina na nagbigay ng halaman. So, sayang din naman kung hindi natin alagaan itong binigay niya. Nag-effort siya. Hindi ko alam kung ano ito. Ayan, pa-ID na lang po. So, gamitan na lang din natin ng compost. Babaw. Then ito, okay na nga lang. Sige na nga lang, pagbigyan si Kuya. Ito na lahat guys. Done na. Yehey! Ayan na sila guys. O, diba? Ang galing. Ganda. So, ito guys, Bacularis ay pwedeng maging indoor pero ilagay nyo rin lang sa bright shaded area, ha? Bright area ng inyong bahay. Pero ito, ilalagay ko lang dito sa labas. And then, itong si Haworthia, ilalagay ko sa shaded area muna at hindi ko papaarawan ng mga 1 week, ganon. Ayan. So, doong park na hindi maaarawan at bright area siya pero hindi siya naaarawan. So, yun lang guys. And that's it for our vlog. Sana na may natutunan po kayo ngayon. And see you again on my next vlog. Thank you for watching guys. At sa mga di pa po nakasubscribe, please subscribe. Thank you so much and see you next time. Bye!